Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ngayon na galing ako sa school, mga kaibigan, hati ko yung mga bata. Kasi nag-umpisa na naman ano po, sa klase po. Kaya ganyan lang naman talaga ang ano natin, routine everyday po. Hati, luto, tapos kantin tayo. Para naman sa enjoyment ng ating mga kababayan sa Pungiro po. Bago tayo mag-umpisa sa ating topic po, mag-shoutout muna ako ng dalawang ano po, itong si Bubulimid Balulang from Cagayan de Oro po. Arayat Gapan, shoutout po. Salamat sa suporta ninyo po. Ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, ang topic natin ngayon ay tungkol sa yung budgak na natalo pero ang mga anak puro panalo po. Ayun. Kasi yung mga ganyang sitwasyon po, mga kaibigan, na yung ama ay talo pero ang lahat ng anak panalo, ito ay comment galing sa ating isang vlog natin kahapon. Kino-comment niya na ano daw yung ama daw ng ano niya, mga anak daw na napudos ay puro panalo ang ama, talo po. Kaya kino-comment ko ito kasi naano rin ako nito, mga kaibigan, experience ko rin to. Kasi itong manok na magagaling at saka lalo na pag 2-week roast lang, talagang ibugak natin. Siyempre nasayangan, gusto nating ilaban pero medyo nasayangan tayo kasi magaling. Ipakasahin lang muna natin kahit isang bisis lang po. Yun ang mangyayari dyan, mga kaibigan. Alam mo na, itong pagsasabong ay kahit gaano kagaling yung manok, no, ay matimpuhan ka na matalo ka talaga dun sa sabungan. Lalo na pag hindi mo inihanda ng eksakto. Kahit ihanda ba natin ang ano yan, ihanda natin ang eksakto o talagang kinukondisyon natin, matalo pa rin. Kasi alam mo na ang hiwaga ng sabong, mga kaibigan. Kaya kung mayroon tayong manok na gustong manalo, talagang i-condition natin yan, mga kaibigan. Kasi ang panahon naman ay hindi ho yan mariwain . Pag ganyang maklase, katulad ko dati, may manok akong magaling talaga. Magaling, saka 2-week cross lang yun, mga kaibigan. Sweeter cross. Napakagaling na manok. Napakaganda ang ganyang mga physical, napakaganda po. Parang perfect po. Malapit sa perfect. Kaya pinakasta ko siya ng isang bisis sa inahin po. Ang problema dyan, mga kaibigan, nung inilaban ko na inatalo po, mayroong mga anak, mga lalaking anak po, ay mga 6 siguro yun. Ako, yung 6 na yun, mga kaibigan, 4 ang panalo, 2 ang talo. Kaya naisipan ko, may ganun pala. Kaya na, yung nag-comment sa akin, nakarelate po ako sa ano. Kasi ito kasing manok, mga kaibigan. Medyo masayang, masayangan po tayo kung lalo na, pati sa mga big time na farm, mga kaibigan. Siyempre, galing sa labas, ding fair, mga ganyan. Magagaling talaga yun. Yung mga manok na yan, hindi yan ilaban po. I-breed muna yan. Yung nanalo na, yung mga anak nanalo. Siyempre, makakuha na yun ng isang mga stag, brood stag. Siyempre, sa una mong mga kaibigan, yung mag-breeding ka, yung sa una mong breed po, doon ka magkuha ng mga broodstag na gagamitin mo na ulit para pang ano din, pang pure, kung pure mo yung broodcock na nakuha. Siyempre, pure yun kasi imported, ding persuader . Magkuha ka sa first na ma-produce ng mga kaibigan, doon ka magpili po ng mga anak na yun. Tapos, itong broodcock na kaibigan, pagpalagay na lang natin na marami nang nanalo, siyempre, farm, big time farm. Tapos mga kaibigan, medyo umiidad na yon, 3 years na. Tapos yung mga anak, may nakuha ka ng pwede mo na rin i-broodcock. May tendency na maisip nila na ilaban yon. Pero kung nagkataon, mga kaibigan, na matalo yon, wala naman tayong balita dyan. Darong mga dito sa baba, kahit sa big time yon, itlaban nila kung matalo yon. Alam nga naman sabihin nilang natalo. Paano sila makaano sa commercial side po sa pagbinta, natalo yung broodcock, hindi na sila masayangan doon, mga kaibigan, kasi may mga napudos na sila,
Kaya yun ang dahilan, mga kaibigan, yung tinatawag nilang mananalupo. Pero doon sa mga big time farm, mga kaibigan, bihira lang yung gamitin yung broodcock na mananalupo. Kasi kalimitan doon, mga kaibigan, ang mga broodcock ay galing talaga sa ibang bansa, yung mga imported po. Alam nga naman, itari mo yan pagdating yan, yung presyo niyan, mahal. Ay, hindi masyadong mahal, siguro mga 40,000, 50, pero ang nakamahal doon, mga kaibigan, yung mga pamasahe mo po. Kasi malayo yung Amerika eh. Pagpunta mo doon, doon pa ka sa mga malayong lugar doon, sa mga probinsya doon, mag-ano ka pa, mag-stay pa ka ng mga hotel, yun ang nakamahal doon. Kaya yung mga broodcock na dumating dito, mga kaibigan, na kinuha sa mga big time breeder, katulad ng Red Game Farm, di siyempre hindi nila ilaban yun kasi mahal yun. Eh, kung magkataon ng mga kaibigan na makaproduce na ng marami, nakakuha na silang pwede i-broodcock sa sunod na season o sa sunod na mag-breed sila ulit, di natin alam, mga kaibigan, na yung broodcock na binili na sila labas, eh ilaban yun. Eh, kung matalo yun, mga kaibigan, wala naman tayong mga alam, yung mga mayo dito sa baba. Kaya hindi yun masabi natin, mga kaibigan, na yung mga na-produce nilang stag ay nanalo yung broodcock nila. Ay, mananalo, di ba? Hindi naman yung sabihin, mga kaibigan, di ba? Ah, basta, eh, pagpalagay na lang natin line, 5K line yun. Eh, tapos, mga kaibigan, alam nga naman, hanggang tumanda lang yun, hindi nila ilaban. Eh, kung maisipan nilang ilaban. Pero tayo dito sa baba, na tinitingala din natin yung mga big time breeder, eh, hindi natin alam yung mga nabili natin na stag ay talo pala yung ama nun, di ba? Eh, yun ang mga nasa idea ko rin, mga naisipan ko lang, mga kaibigan, na eh, ito palang mga big time na breeder, hindi ko rin alam na yung nakuha mong mga stag nila ay natalo pala yung pinaka main broodcock nila po. Totoo yan, mga kaibigan, yan ang real talk po. At saka dito naman tayo sa baba, nga okay lang tayo kasi tayo na may mga small time lang, mga pipitsuging breeder lang tayo, wala tayong mga pira. Eh, siyempre, yung mga magagaling na kaya ipagbalagay na lang natin na two-way cross. Di siyempre, mga kaibigan, bago natin yan ilaban, pakaslahin muna natin, di ba? May katulad, ay nangyari yan sa akin, mga kaibigan, na natalo yung broodcock ko, tapos may mga anak akong natira, pero yung mga anak ko nanalo naman. Eh, yan ang pag-usapan natin, mga kaibigan, na yung mga anak na yun, hindi ba natin ituloy? Eh, siyempre, mga kaibigan, pwede natin ituloy, nananalo eh. Yun ang sinatawag na mas maganda pa yung mga anak, kasi pag mag-breed sila, itong mga kadalasan sa mga big-time breeder sa Bacolod, mga kaibigan, eh, yung mga ginagawang broodcock noon, eh, talagang imported yun. Yung iba naman dyan, mas maganda pa nga kumuha tayo dyan sa mga small-time lang, kasi yung mga broodcock nila ay nananalo po. Yung ginagamit nilang broodcock sa mga crosses nila po. Pero sa mga malakihang farm, imported yun, hindi talaga yung nananalo. Eh, alam nga naman, ilaban natin yung mahal na manok, mga kaibigan, na hindi pa nakapag-produce ng mga maraming sisiyo. Yan ang, ano, mga kaibigan, di ba? Sa mga vlogger, content creator, di ba? Madirinig talaga natin na maganda yung mananalong broodcock ang ating ipakasta. Pero sa mga big time breeder, mga kaibigan, karamihan siguro, eh, hindi mo yan ilaban kasi imported yan eh. Pero kung malaban man yan, pero marami nang na-produce ng mga anak po. Pero hindi natin alam kung natalo ba yung main broodcock nila po. Yun lang po. Kaya sa atin, mga kaibigan, tayo naman ay bilang isang maliliit na breeder, eh, yung mga ganyan ay hindi na bago sa atin po. Kasi okay lang naman sa atin, pero yung mga big time commercial breeder po, ay talagang nangyari yan, kaibigan, di lang natin alam. Pero kung pag-usapan natin na yung mga na-produce, eh, pwede ba natin igawin na namang broodcock? Pwede po, kasi nanalo yun eh. Eh, siyempre, magmana yung abilidad sa mga anak. Eh, may tendency rin na yung mga anak na yun na ma-produce nila, eh, mananalo rin. Pero di pa rin natin asahan yun, kaibigan, kasi sa laban, mga kaibigan, kahit kaano kagaling, baka mali lang ng isang bisis sa steeping niya, matamaan siya, di matalo talaga. Ayun lang po, ayun lang ang napag-usapan natin ngayong na araw na to. Marami pa sana tayong idagdag dyan, mga kaibigan, baka sa susunod na rin, kasi napaka-importante po pag-usapan itong about sa broodcock po. Yun lang naman, mga kaibigan. Dito lang tayo, sana palagi lang tayong masaya.
Good morning sa ating lahat po.